Nabo mo GKK sa una di. Mo surrender po ba ka usahay na or para sa iyo nagkailangan lang ba nating magbigay dahil kailangan tayo? Una asa karon diri, unsa imong gusto ingon sa iya? Are you single or not? Ma'am, nagregret ba ka na na-experience nimo to siya? What have you learned in your life? Do you think, ma'am, you have fulfilled the mission God has given you? Unsa ni hitabo or something like that? Have you felt unhappy? Unsa kang klase nga pagkaasawa, ma'am? What can you say to your old self? Or can you consider it as cheating? Nakita ba nimo nga tumud na sa murag ing ana ang isa sa mga good qualities or mga edge ninyong mga babae nga mag-lead? Sa mong ibuhat nga mas ganang nasabtan gud nimo pag-ayo. How do you see the youth as part of the church? And what are your dreams for them? Do you regret those as a mother? So unsay mo ginabati na nga hantud karon di pa ka sure? Ano na gayi nga itay sa kung kinabuhi gani nga murag mahadlok ko. Ato mga ning i-honor ang atong mama. Hanap pa nga ang si Mama Mary, no? You did not choose me, but then I choose you. Gisudla na to ni, kumano na to ni. Be responsible. Maningkamot ka. Aw ang bayagaya no, kung ka na dili ka kasi magkamadulingo. That is why I'm really eager to give. Hindi na naluma ang pag-ibig kahit kailan. Hindi gasgas sa bulsa ang salitang mahal kita kahit sa anuman ito mapakinggan dahil hindi naluma ang pag-ibig. Just love. Only love. Hindi ko nga, kanilang pwede ako na po. Ano, ikaw na. Siya mga, oh eh, ikaw ko pinakabutan niya anak. Ikaw si Dada. Pero himo na ako ng inspirasyon para sa motor na ako mga pangandig. Isa naman akong pangandoy, mahatag na ako ang gusto akong inahan, akong namahan. Murag, throughout that journey, gan, murag, diligod ako, ang kinaadigto ko na. Hala Lord, kapoy naman siya, kanang, na may mga tao nga pwede mo mangustahan sa imo, si isa lang kabuo. Mayong buntag, Diocese of Marbel. Palapnagon, trukpon, o atong susihon. Ang mga isyo sa naso. Nagunay kalabutan sa kinabuhi sa simbahan. Kini ang inyong son sa kahanginan. Jhon Lloyd C. Manggay. O mag-uban kita sa isa ka oras na paraghisgot sa gugma ni Kristo. O kini ang atong programang Ubas. Ugnayan ng bayan at simbahan. Palapnagon, tukion, ug atong susihon ang mga isyo sa nasod nga adunay kalabutan sa kinabuhi sa simbahan. Kini ang inyong igsuon sa kahanginan, Jhon Lloyd C. Manggay, ug mag-uban kita sa isa ka oras nga panaghisgot sa gugma ni Kristo. Mao kini ang atong programang Ubas, ugnayan ng bayan at simbahan. Mayong buntag, Diocese of Marbel. Karon sa ato ang Holy Week special, kauban nato ang usa nato kaigsuon. Nga diha sa iyang mga kaagi, nakita ang kahayag. Nga diha sa kangit-ngit sa iyang mga kaagi, iyang nakita ang kahayag pinag-agi sa gugma sa Dios. Ken, welcome to the program. Maraming salamat sa pagbigay sa amin ng panahon para sa aming Holy Week Special Edition ngayong umaga. At maraming salamat sa pag-imbita sa ngayong programa. Ken, gusto naming ipakita, ngayon sa episode na to, gusto naming ipakita yung klase ng istorya meron ka kung saan makikita ng ating mga viewers at listeners sa ating programa ngayong umaga. Yung klase ng buhay meron ka bilang isang bata. Batang lalaki, binata. At paano mo nalagpasan lahat ng mga bagay na yon sa nakaraan? Base sa aking short research tungkol sa buhay mo, of course, you have undergone a lot of things na masasabi natin para madilim. Pero saan mo ba nahanap yung liwanag na yun? At gusto kong simulan yung pag-uusap natin sa tanong na kumusta ang buhay meron or ano ang buhay meron si Kenneth? Sa akin, sa ngayon, patuloy naman sa lahat ng problema na hinaharap, lumalaban kasi huwag natin kuloy yung sarili natin sa sulok na din. Kasi hindi natin makakamit yung kaligayahan na meron tayo. Speaking of huwag natin panatilihing ilagay yung sarili sa sulok ng dilim, pwede mo ba kaming bigyan ng konting
picture kung anong klaseng dilim ba ang naranasan ng isang Kenner. Tulad ng taong makalipas na ilang taon, yung mga tatlo na ata, may mga problema dumating sa akin na hindi ko na ina-expect na ganun. Pero pumasok ka sa ganun na sitwasyon, dapat kailangan mo, kaya mong lumabas. At sa tulong ng Panginoon, nalagpasan ko lahat ng mga problema na binigay sa akin. Ken, anong klaseng problema yung naranasan mo ng panahon na yun? Yung halos tao na nakadikit sa akin nung panahon na yun, nawalan sila ng gana dahil sa nagawa ko. Yung time na yun, babang-baba ako sa problema dun numating sa akin, parang siguro karma yun sa buhay ko. Matatawag ko yun na karma kasi sa lahat na nangyari, yun yung pinaka hindi ko siya hanggang ngayon nakatatak pa rin. Nakaukit pa rin sa puso ko na kung bakit nangyari yun. Nagkasala ako dahil sa pumasok ako sa isang grupo na hindi dapat pwedeng pasukan. At nagkasala ako, bit-bit ko yung pangalan ng aming tribo, pangalan ko, at saka yung pinagmulan, ay biglang mawawala. Sa kasalukuyan, nalagpasan ko kasi tinatagan ko yung sarili ko. Hanggang sa natanggap ko na rin yung sarili ko na nangyari na yung dapat na hindi dapat nangyari sa buhay. Ano ba yung klaseng kasalanan ang pinasukan mo before? Kasi sabi mo kanina, may nagawa kang mali, may pinasukan kang mali. Pwede mo bang bigyan kami ng konting picture? Ano yun? Kasi gusto ko din malaman ng ating mga tagapakinig sa radyo, lalo na sa ating viewers din sa live streaming, na mas maliwanag kung bakit, kaya pala ganito si Kenneth, kasi ganyan talaga pala kahirap yung pinagdaanan niya. Dumating kasi ako sa point na pinababantaan ako dahil sa nagkakong kasalanan. Ayoko na may kasama ako kasi ayoko na madami sila. Sa kasalanan kasi yun is hindi lang siya basta kasalanan na meron. Kasali na ang pamilya nun kasi buong pamilya na yun. Nagkasala ako sa isang tribo na hindi ko dapat minangga. Merong nagalaw na hindi dapat gagalawin na tao. At doon, naiintindihan ko kung bakit ganun kahirap, lalong-lalo na sa kultura meron tayo, sa kultura natin bilang tribo. Kasi ganyan kasi yan, pag may nagawa kang kasalanan sa kanila, of course, hindi lang ikaw yung maaaring maapektuhan. Sa punto ba ng buhay mo na yun, are you aware na baka kung gagawin ko to, mahirap yung papasukan o mahirap yung kalalabasan? Inisip mo ba yun bago mo nagawa yung kasalanan na yun? Noong una, hindi ko naisip na ganun yung kalalabasan. Dahil? Isip ko, may kasabihan tayo na parati niya sa huli ang pagsisisi. Nadala sa bugso ng damdamin? Oo, yung mga ganun. Dahil sa pagiging napakalambot ng puso, nakadala ka sa emosyon na hindi naman dapat kailangan gawin. Aware din ba yung taon na yun na kung hahayaan kanya na gawin yun sa kanya, maaaring hindi siya lamang ang pwedeng makaranas ng sakit o yung ganong klaseng problema, kundi pati ikaw mismo or ikaw mismo yung mas makakaranas ng kumbaga yung aftermath na pinasukan niyo or papasukan niyo? Siyempre, oo, kasi iisipin lang natin is mayroon pa tayong mga kapatid na susunod sa atin. Yung mga bagay na hindi dapat natin kailangan gawin is yung mga ginagawa kasi natin, bumabalik sa atin. At ayun, the time is ayoko na yung ginawa ko ay gagawin sa mga kapatid ko.
paano ka lumabas sa sitwasyong yun? Lumaban ako at nalalangin kung ito ba talaga ay para sa akin. Sa sarili kasi natin, tayo yung gumagawa ng sariling tadahan natin. Sabi ko sa sarili ko, ito siguro yung tadahan ako. Pero, humingi ako ng sign sa Panginoon na ito ba talaga. Buti na lang, nalagpasan ko lahat ng trials na nalilimatan. Kasi mahirap sa sitwasyon ko na yan, mahirap kumawala, mahirap umalis. Kasi, nangako ka na hindi kayo maghihiwalay, pero dumating sa point na naisip mo sa pagdating sa may mga bagay na hindi pa dapat, ay huwag natin madaliin. Sa puntong yun, no? Ay, ang dating sa akin parang dahil sa pag-ibig, kaya naging ganun. Pero kung dahil sa pag-ibig, hindi nyo ba sinubukan na ipaglaban yung sinimulan yung dalawa? Pinaglaban naman namin. Hindi lang kami nagkakaintindihan ng magulang niya. Dahil ang gusto nila, doon ako sa kanila, siyempre bilang lalaki, bilang father ng pamilya. Pamilya, father di pamilya. Ganyan sana, kasi lalaki ka. Ikaw yung dadala sa kanila. Hindi kasi ang gusto kasi nila, doon ako sa kanila. So, parang wala akong alam na parang gusto kong gagawin. Mas magagalaw ka pag nasa, andun ka sa area nila. Ilang taon ka nun, ng time na yun? Siguro 18 years old. 18 years old. Mas napakabata pa siya. Sa puntong yun, sino yung unang bumitaw? Dalawa kami. Kasi napag-usapan namin yun. Kasi kung patuloy lang yung ginagawa namin, walang mayayari. Sinasaktan lang namin ang isa't isa. Ano yung dahilan kung bakit para sinubukan mo pa rin pumasok sa buhay niya, alam mo namang parang risky? Siguro ano? Kasi kung titingnan natin, of course, may nagbabind sa inyo or kumbaga may naging connection. Kung bakit pinasok mo pa rin yung bagay na yun kahit alam mo parang hindi maganda yung papasukan ko. Siguro challenge na rin yung sa buhay ko. Isa rin sa mga pagsubok na napakahirap sa buhay. Masasabi ko siya na ba't ako pumasok sa ganitong sitwasyon? Pero kasi kinaya ko naman. Sa ngayon, wala na. Tapos na. Pero hindi ko pa rin makakalimutan yung mga alaala na mga nung time na binabanta nila ako na siguro pakiramdam ko is wala akong kabinang time. Ken, gusto ko din itanong, you know, gusto ko lang talagang itanong, pero okay lang kung siguro kung hindi ka pahanda mag-usapan tungkol sa, kasi of course, pagkakilala at magkaibigan na tayo, may mga nalaman na ako sa tungkol sa buhay mo. At gusto ko ding itanong yun kasi feeling ko yun yung link natin sa kung ano yung sa kung ano lang lahat ng bagay na napagdaanan mo sa buhay. Ken, ito yung ulit gusto ko talagang itanong, at least mabigyan talaga nung nakasagutan yung mga tagapakinig natin ngayon sa radyo tungkol sa naging anak mo. Pwede mo ba kaming bigyan ng kahit glimpse yung naging baby mo nung panahon na yun? Yung panahon na inilawala siya, siguro yun din yung isang rason na nawala siya sa mundo. Para hindi masabi niya sa kanya na para dun sa anak namin na hindi pa handa yung mga magulang ko na harapin yung bilang magulang. Kaya siguro siya kinuha ng Panginoon kasi hindi pa kami handa. Dun sa sitwasyon na yun, nung pinanganak na siya, sobrang saya ko. Sobrang saya. Umiiyak ako sa sobrang saya, pero may kapalit pala.
mga ilang minuto na pagkalabas niya, nawala na siya ng buhay. Ano yung ikinamatay? Kasi yung pagpanganak sa kanya is nandun ako. Lumabas na yung ulo niya, tapos pumasok ulit. Parang nalumos sa doon, sa loob ng tiyan ng mama niya. Pero hindi ko naman sinisisi yung mama niya. Kasi ang sinasabi sa akin, nagsinisisi ko daw. Sabi ko, wala. Wala akong sinisisi. Kasi, first of all, is mahirap mga na. Mahirap ngayong buntis pa lang, di ba? So, ayun, patuloy kaming nagsama ng mama niya. Pero, iba pa rin yung saya pag mayroong buhay sana ng anak namin. Gusto kong balikan yung sinabi mo kanina na baka kinuha siya ng Panginoon dahil hindi pa handa yung mga magulang niya. Gusto kong itanong sa'yo, Ken, bilang magulang, gaano kasakit? Yung parang yun yung naiisip mo na baka kinuha to kasi hindi pa ako handa. Masasabi mo ba na ang laki ng kasalanan mo para sa anak mo? Parang ganun na nga. Kasi may rason lahat kung bakit nawawala yung mahal natin sa buhay. Siguro mas masakit yun siya pag mas nagsama kami ng matagal. Yun kasi pagkamatay niya is pagkalabas niya nung taong 2018 na pinanganak December 24 ng morning. Pero namatay din siya ng December 24. Hindi lang siya nabutan ng oras na nabutan. Like, pagkalabas, may heartbeat pang konti. Mga ilang segundo o minuto, wala na. Hindi na siya gumagalaw. Hindi na gumagalaw yung bata. Yung hindi pa sa iniluwal, bilang of course alam mo na magkakaanak na kayo. Hinanda mo ba yung sarili mo? Oo. Para sa magiging anak? Oo. Kasi yun na time na yun, sabi ko, yung sarili ko, pag maluwal na to siya, yung anak namin, hindi na ako mag-aaral. Kasi mas prefer ko na magtrabaho, hanap ako ng trabaho. Kasi mahirap eh. Mahirap maging batang ama. Mahirap harapin kasi naharap mo yung realidad ng buhay na bata ka pa pero nagiging batang ama ka na. Siyempre, sinong bubuhay ng bata? Lalaki ako. Kaya naisipan kong hindi na mag-aral sana, kaso siguro hindi pa will ni God na ganun na maghinto ako or hindi pa talaga kami totally handa para maging magulang. Feeling mo ba parang napagkaisahan ka ng panahon, ng sitwasyon, ng tadhana, kung bakit nangyari sa iyo yun? Hindi rin natin alam na hindi ko din masasabi niya yung pagkaisahan ako. Siguro yun yung kapalaran ko. Yun yung kapalaran ko. Kaya nangyari yung mga ganun na sitwasyon sa buhay ko na mga problema. Isipin mo, bago pa siya iniluwal, is marami pang mga problema na dumating sa akin. Hindi lang basta-basta na problema. Yung binabantaan ka, hindi madali yun. Yung bawat galaw mo is binabantayan mo kasi hindi mo alam, ikaw yung susunod na bumalagta sa daanan. Gaano ka katakot ng time na yun? Takot ako kasi hindi pa ako nakapayback sa mga magulang ko. Yung mga sacrifice nila sa buhay na kahit katiting na meron sa kanila ibibigay sa aming magkakapatid. Gusto ko pa na ibigay, mag-payback sa magulang ko. Ken, nasabi mo din kanina, baka karma lahat ng nangyari sa buhay mo. Unang-una, gusto ko munang itanong sa'yo na nasabi mo bang karma ang nangyayari sa buhay mo kasi mali yung mga desisyon mo? Kasi, oo. Ano tawag yun na karma? Unang-una, hindi ba parang unfair sa naging anak ninyo na nung nawala siya, naghiwalay kayo ng mama niya? Oo, hindi pa naman biglang wala. Mga ilang buwan pa, naghiwalay kami. Siguro doon sa paghiwalay namin, mas nakilala ko kung sino ako. Yung mga pinagagawa ko noon is hindi ko na ginagawa ngayon. Mahirap yung ganun na sitwasyon kasi
yung maraming nag-i-expect sa'yo na hindi ka ganun na tao, lahat ng tingin sa'yo dati na parang nasa itaas ka, eh ngayon, umabalik ka sa baba. Wala akong magawa kasi nangyari na. Tapos na. Ang sa akin na lang ngayon, harapin ko kung ano yung susunod na darating na problema o kabanata sa buhay ko. Paano mo hinarap yung sitwasyon na yun? Nung anytime pwede kang bumulagta, sabi mo nga. Anytime pwede kang mawala sa mundo. Anytime pwedeng hindi mo na maibibigay yung gusto mong ibigay sa mga magulang mo. Siguro, ang ginagawa ko every time na nung binabantaan ako is nagsusulat ako ng tula. Pag mamatay man ako, at least may makita sila nga may nagawa pa ako nga pwede namang siguro kung pwedeng maipublish o hindi, or pwedeng doon lang sa bahay or makabasa lang yung pamilya namin. Takot ako na time na yun kasi mahirap pa yung life at mahirap. Kaya, kahit mahirap ka, dapat nga pa din pangarap sa buhay na gusto mo makamit. Kasi, yung naranasan mo nung bata ka pa, sana, huwag na natin iparanas sa magiging anak natin. Ken, gusto ko pumunta din sa pangalawang relasyon na dumating sa buhay mo. Kasi minsan nasabi mo to sa akin na hindi din nag-prosper yung pangalawang relasyon kasi kinikwestiyon yung pagkatao mo dahil batang ama. Parang ganun. Gano'ng kasakit yun? At gano'ng kahirap? Mahirap sumugal ulit. Kasi ang hirap pag hindi ka tanggap ng magulang niya. Pinaglaban ka man, pero pagdating sa magulang, wala pa rin. Kasi dahil sa nangyari sa buhay ko, dahil mayroon akong anak, pero hindi tumagal din sa mundo. Ang hirap sumugal ulit sa mga ganyan na sitwasyon. Kasi naranasan ko yung mga sinasabi ng magulang niya na hindi ka namin tanggap kasi may naging anak ka na. Ayun. Kaya, siguro, hihintay na lang tayo ng tamang panahon. Una, gusto ko munang tanungin, ano yung ginawa ng babae, ng kasintahan mo? What do you mean na ginawa? Ano ba yung response niya? Nung, siguro, of course, nalaman niya na sinabihan ka na hindi ka namin tanggap kasi may anak ka na, naging batang ama ka na. Umiyak siya. Humingi siya ng tawad. Sa'yo, sa harapan mo. Sabi ko, okay lang yun sa akin. Tanggap ko naman kasi yun yung totoo. Tanggapin ko kasi magulang mo sila. Kasi, hindi ka nandito sa mundo kung wala sila. Kailangan ko sumunod sa kanila. Ganon din naman ako pag nagiging babae ako. Susundin ko yung magulang ko. Pero, pag nasa katayuan ka na edad ka na sana, or professional ka na ng tao, guru ka na, nagtuturo ka na, sana, kung pwede, yung mga gusto natin, dapat tayo naman sana yung mga masusunod. Hindi nyo ba sinubukan na parang i-disregard yung parang judgment ng pamilya niya na hindi ka gusto dahil mahal niyo ang isa't isa? Wala akong magawa kasi sinabi na. At saka, matapobre. Mahirap yung ganun. Mahirap. Huwag mo natin sisig yung sarili natin sa mga taong hindi talaga tayo tanggap. Kasi, pag bumabalik tayo dun sa mga tao, masasaktan tayo. Hindi tayo makakalabas sa sulok na din na parating kinukulong natin yung sarili natin. Na nagiging multo tayo sa paningin nila. Na ayaw talaga nila. Ganun. Hihintay tayo ng tamang tao, siguro, at tamang panahon. Sino yung bumitaw? Siya. At nagkapagkasunduan namin na siguro pag makapagtapos na ako at saka may trabaho na ako, babalik daw siya. Pero, bakit pa siya hihintayin?
naparanas niya sa akin yung sakit na hindi ko naman talaga dapat ma-discern. Pero okay na yun kasi hindi ko maiwasan eh. Kasi yun yung tingin ng mga magulang niya sa akin. Na may naging anak na ako, may naging asawa na ako. Hindi ko sila ma-blame kasi yun yung tingin sa akin. Ken, pangalawa na yung palangong beses na parang there was a rejection, no? Oh. From people that you love. After those things, takot ka na ba? Or takot ka ba that time na baka ma-reject na naman ulit dahil sa nakaraan mo? Parang ganun na nga. Parang ganun na. Kasi... Ano yung epekto sa'yo? Para ano, nasanay na ako sa mga sakit. Nagiging manhid na. Pero hindi naman kasi ano, yung pain na pinaparamdam nila is parang pag binabalik ng may susunod, handa na ako. Kasi ganun naman talaga. Hihintay na lang tayo na tanggap tayo na buo. Kailan ka magiging buo sa tingin mo? Buo naman talaga ako. Hindi lang nila ako natanggap. Yun na. Ken, gaano kalalim ang mga sugat na idinulot ng mga pangyayaring yun sa puso at sa buhay mo, sa buong pagkatao? Napakalalim. Kasi hanggang ngayon, bit-bit na bit-bit ko pa rin. Kasi, ano eh, parati kong tinatanong sa sarili ko kung bakit nangyayari sa buhay ko. Siguro, ano, para mas magiging, ano pa ako, pagdating sa mga pag-ibig, mas nagiging advance sa akin yung mga ganun. Yung nasanay ka na, naranasan ko na to, tapos ipaparanas ulit sa akin, siguro, kinaya ko nga noon, ngayon pa kaya. Kung may darating man, siguro, pag nakapagtapos ako ng pag-aaral para may pakita rin ako at may paharap sa kanila. Masasabi mo ba na naging mailap yung tadhana sa buhay mo? Nabigyan ka ng mas masayang adventure? Yun yung sinasabi nila na tamang panahon, ngunit maling pag-ibig. Tamang pag-ibig, ngunit maling panahon. Siguro, hihintay na lang natin kung sino yung darating at sino yung tatanggap sa atin. Paano natin masasabi? Gusto, curious din ako, no? Kasi sabi mo, hanggang ngayon, bit-bit mo pa rin yung sakit ng nakaraan. Hindi ba siya yung dahilan kung bakit unang-una mabigat yung dinadala mo sa buhay na naka-apekto sa realidad mo ngayon? Oo, kasi pag tinatanong ka, siyempre, hindi naman mawawala pag may papasok na maraming tatanungin, di ba? Siyempre nga, yun yung parang kahinaan mo na hindi ka matanggap ulit dahil sa nakaraan mo. Ayun, na parang parati mong bit-bit yung problema na gano'n. Yung sitwasyon na nangyari sa, ano, lesson learned na yun sa akin. Kaya, sa mga tagapakinig natin, huwag tayo magmadali sa mga bagay na minamadali natin. Parating may nakalang oras para sa lahat. Masasabi mo ba na yan yung dahilan? Yung pagmamadali, yung naging dahilan? Oo, kung ganun. Bakit mo naranasan? Oo, ganun. Kasi nagmadali ako nun eh. Pero akala ko, yun na. Pero hindi pa pala. Ken, sabi mo, ang lalim ng sugat. Naghilom ba ang mga sugat na yun? Oo naman. Naghihilom. Kusang naghihilom na hindi ko na lang maranasan na okay na pala ako. Healed na pala ako. Okay ka ba ngayon? Okay ako ngayon. Okay na ako ngayon. Kasi yung nililiban ko lang yung sarili ko. Gumagala ako. Nag-outing sa mga kasamahan. May konting mga usapan na masinsinan. Tulad ng pag-ibig at saka tulad ng mga realidad nung... Kasi noon kasi is parang napaka-immature pa.
ng pag-iisip. Ngayon, is parang tumatas humilabadat na. Ken, siyempre bilang tao, no, minsan, yung sakit na naidudulot ng ibang tao sa atin, yun yung mga dahilan kung bakit may galit tayo or nagagalit tayo sa kanila. Napatawad mo na ba yung mga taong yun sa buhay mo? Siyempre, oo. Hindi tayo Diyos. Hindi tayo banal para hindi marunong magpatawad. Panginoon nga, marunong magpatawad tayo pa kayang tao lamang. Pero madali ba yung proseso ng pagpapatawad? Hindi. Siguro, hindi pa. Hindi. Hindi mo siya biglang, halimbawa na lang, sa ngayon, sample tayo nag-away is, hindi kita mapapatawad agad. Hindi. Kasi, bakit gagawin yung ikakasakit ng isang tao, di ba? Kahit sa'yo naman, di ba? Hindi na, bakit mo gagawin yung ikakasakit ng tao para ikagalit sa'yo? Bale, mapapatawad mo siya ng mapapatawad mo sa ginawa niya sa iyo is yung may pakita niya na mali yung ginawa niya at hihingi siya ng tawad sa iyo. Humingi ba sila ng tawad sa iyo? Humingi naman sila ng tawad. Pasensya. Sorry kasi nasaktan kita. Dahil sa mga sinabi ko, mas okay na daw yung magiging totoo sila kaysa naman na iparanas nila yung sakit na patuloy naman na bitbit mo, eh dinadagdagan pa nila. At that very moment, ano yung reaction mo? Nung humingi sila ng tawad sa'yo? Parang... Handa ka ba nun? Sabi ko parang, parang ang dali lang sabihin yung magpatawad. Eh. Parang ang dali lang, pero ang hirap gawin. Sabi nila, sorry na, akala nila okay na gano'n. Okay na agad. Siyempre hindi. Kasi, naranasan mo yung sakit na yun eh, na hindi mo naman talaga dapat maranasan. Hindi natin deserve masaktan pag totoo tayo magmahal. Hindi natin deserve na iiwan dahil lang sa mga very immature na rason na sinasabi nila na magpahinga muna. Pero, ayun nga, patuloy nagpahinga na. Kailangan magpahinga pero hindi dapat maghanap ng iba. Pero bakit mo hinayaang na bitawan ka? Or bakit ka bumitaw? Kasi kung mahal mo talaga, hayaan natin, pabayaan natin. Ilang ulit kong hiniling na sana magkaayos, pero sabi niya is, hindi talaga tayo para sa isa't isa. Sabi ko nga, pwede namang hindi tayo para sa isa't isa, pero kung gugustuhin natin, mangyayari. Siyempre, respetuhin natin yung kagustuhan ng isang tao. Kasi hindi natin sila mag-blame na ayaw na nila sa atin. Faded na yung love nila sa atin. Nakakapagod ba? Nakakapagod. At saka nakakapagod umintindi sa mga rason. Na paulit-ulit, yun yung rason. Kasi hindi ka matanggap. Wala ba ibang rason? Dapat ganun sa'yo. Yun sana yung sasabihin ko. Kasi yung rason is, hindi ka tanggap dahil sa kasmo. Sabi ko, wala na bang ibang rason? Sumagot siya nga, wala na. Faded na yung love niya para sa akin. Siguro, may nagawa ako. At papatawarin ko siya sa hindi niya pa pananatili. At patatawarin niya ako sa lahat ng nagawa kong pagkakamali sa akin. Nakakapagod bang magmahal? Siguro. Charot lang, hindi. Oo, nakakapagod magmahal. Kasi araw-araw, nag-uusap ka, nag-update ka sa kanya. Dapat hindi ka malate ng bumati ng magandang umaga. Kasi pag na-late ka, sasabihin ka niya, siguro may inuuna kang iba. Ba't mo naman iunahin yung iba? Ikaw naman yung mahal niya, di ba? Sana, ganun sana. Kaso, yung iba kasi is hindi nakakaintindi. Yung iba kasi gusto nila ibubuhos na lang natin yung oras natin para sa kanila. Hindi naman dapat ganun eh. Kasi may time tayo para sa isa't isa na doon lang sa ating dalawa. At saka may time din tayo na para sa sarili at sa pamilya natin. Sa mga kapatid natin. Sa punto ng buhay mo ngayon, kung papasok ka sa bagong relasyon,
ano yung pinakinatatakot mo? Pinakakatakutan mo? Ayun nga, yung masabihin ka na hindi ka tanggap ng magulang ko. Yun lang naman yung kinakatakutan ko. Sana sa susunod na pagsusugal mo sa pag-ibig, sana yung buo kang tatanggapin, hindi yung kalahati lang. Ken, sa buhay mo ba, yung pagiging buo is parang may ibang konteksto kasi kung pwede nating bigyan ng ibang konteksto. Masasabi mo ba talagang buo ka kung hanggang ngayon, bit-bit mo pa rin yung lahat ng sakit ng nakaraan? Kasi ano, dumarating tayo sa punto ng buhay natin na andito na naman tayo. Yun yung sinasabi ko na mahirap pag hindi tayo tanggap. Yan lang. Mahirap pag hindi kita tanggap. Kasi doon pa lang sa hindi ka pa natanggap, masakit na. Mahirap na ulit. Parang mahirap na ulit sumugal. Ba't ka pa susugal kung hindi ka na matanggap? Di ba? Baka hindi ka tanggap dahil hindi mo rin tanggap yung sarili mo. Hindi. Hindi mo tanggap yung mga nangyari sa buhay mo. Hindi. Hindi. Kaya hindi isa ganun. Kaya kahit parang kailangang mabasag, pinipilit mong binubuo. Hindi mo hinahayaan yung sitwasyon na bumasag muna sa pagkatao mo at saka mo sisimulang i-build muli para to start all over again. Hindi kasi, hindi ka dapat papasok sa isang relasyon pag hindi ka patutuloy buo. Hindi ka pa handa ulit. Kasi pag papasok ka dyan, handa ka ulit masaktan. Ganun lang. Kasi, ganun lang yung pag-ibig. Pag pumasok ka, dapat handa kang masaktan, handa kang magsakripisyo sa lahat ng mga bagay. Handa ka ba sa kaparehong rason? Handa na ako. Parati akong handa sa ganyan na rason na hindi ka tanggap. Dahil, paano kung may ibang rason? Siguro, pwedeng mapag-usapan. Kasi, kung yun lang hindi yung rason, talo na ako dun. Tanggap ko naman pag hindi ka tanggap. Pero pag may ibang rason, siguro pwede pa pag-usapan or siguro may nagawa siyang kasalanan, may nagawa akong kasalanan. Siguro ayaw niya lang talaga sa akin. Ginamit ka lang pampalipas oras. Pumasok ka sa buhay ko nang walang pahintulot. Pumasok sa buhay ko nang walang paalam at aalis ka nang wala ring paalam. Ken, gusto kong, kasi last part, parang konti na lang yung oras. Kasi Quaresma, Lent, is a time for us for stories of reconciliation. Storya ng pagpapatawad, no? Hindi lang sa mga taong nanakit sa atin, kundi pati sa sarili natin mismo. Sa pamilya natin, sa nakaraan natin, unang-una, gusto ko munang itanong, have you gone into a reconciliation with your past? Parang, in Bisaya, it's makiguli. In how do I say this in Tagalog? Makiguli is parang reconcile. Babalik? Hindi siya babalik, kundi kasatasir. Sige lang. Papadayo. Huwag ko mag-Bisaya. Reconciliation. Reconciliation sa Tagalog. Research sa ano. Kumbaga, sa ulian ng kandila or something. Oo. Nag-settle down na ka na, ano ba? Parang settled ka na from your past. Settled ka na from your past. You've reconciled already. Have you moved on with your past? Sige. Ken, have you found reconciliation in your past? Oo. Kasi hindi natin maharap yung susunod na kabanata pag hindi pa tayo tapos doon at hindi natin nakalimutan.
may mga panahon lang siguro talaga na maalala at maalala natin kasi pinapaalala lang ng mga tao sa atin. At pinapaalala na nangyari sa buhay mo to. Pero kailangan natin ibaon din sa limoy. Hayaan natin. Hayaan natin mag-ilong yung mga sugat na ginawa ng mga tao sa atin. Ken, sinabi na napag-usapan natin kanina yung pagpapatawad mo sa mga taong nalapit sa iyo. Ngunit sa buhay natin hindi lang kasi kailangang patawarin yung kumbaga ba, hindi lang yung mga tao sa paligid natin yung kailangang patawarin. Kasi minsan kaya tayo mas nasasaktan kasi lagi nating sinisisi yung mga desisyon natin sa buhay. Lagi nating sinisisi yung sarili natin. Bakit ko bang ginawa to? Eh, alam ko naman na hindi maganda yung kalalabasan nito. Gusto kong itanong sa'yo, minsan ka bang nagalit sa sarili mo? Oo, kasi dahil sa napakamaling decision na hindi naman dapat. Kailan yung decision? Siguro, ay, nung ano, nung panahon na kasagsagan ng buhay natin na nung panahon na parang yung napaka-immature pa ng pag-iisip natin. Kasi nagmamadali tayo. Sa panahon na yun, hindi ko inisip kung anong kilalabasan ang gagawin ko. Napatawad mo na ba yung sarili mo? Sa lahat ng nangyari, sa lahat ng naging maling desisyon mo sa buhay, di ba, sabi mo nga, tayo ang gumagawa ng ating sariling tadhana. Walang, kumbaga, kung ano man yung nangyayari, lahat yon ay dahil sa kagagawan natin. Napatawad mo na ba yung sarili mo? O naisip mo ba na sinisisi ko yung sarili ko kaya hindi maganda yung kinalabasan ng buhay ko? Napatawad ko yung sarili ko. Kasi kung hindi natin mapapatawad yung sarili natin, hindi tayo makagawa ulit ng susunod na kabanata sa buhay natin. Napatawad ko siya yung sarili ko. Kasi yun yung rason para humarap ulit sa bagong yugto na kaharapin ulit natin. Ken, minsan palagi nating sinasabi, nagpapatawad ako. Or dapat humingi sila ng tawad. Ngunit hindi ka rin ba humingi ng tawad mismo sa sarili mo? Pag humingi tayo ng tawad mismo sa sarili natin, sana hindi na natin uulitin gawin yung mga nangyari na. Yun yung ginagawa ko ngayon. Pinatawad ko yung sarili ko at ito, ina-enjoy ko kung ano yung meron ako ngayon. Na kung saan man ako mapadpad, kasi ito ako. Kasi gusto kong bumawi sa lahat ng sakit na mga inukit nila. Gusto kong lisanin na yung mga ganun. Hindi, ayoko nang balikan yung madilim na sulok na akala mo ikaw lang nag-iisa. Ayoko nang balikan yung ganun na sitwasyon. Ayoko nang masaktan. Kasi sobrang hirap. Walang wala ka sa sarili mo. Hindi mo alam na yung gagawin mo. Okay lang sa sarili mo na may mangyari sa'yo. Hindi mo inisip yung mga nagmamahal sa'yo sa buhay. Tulad ng mga magulang natin, mga kamag-anak natin. Ibabaw natin sa limot yung mga problema na yun. Na sana, hindi na mangyayari sa atin. Ken, nung naranasan mo na parang ikaw lang yung mag-isa sa dilim na yung nararanasan, hindi ba minsan sumagi sa isip mo na tumawag sa Diyos at humingi ng tawad? Humingi ako ng tawad sa Panginoon. Sabi ko, para hindi ko na uulitin, nangako ako. Hindi ko na gagawin yung mga ganun na bagay na ginawag na nangyari sa buhay ko noon. Nung nalangin ako, nung humingi ako ng tawad, nabuhayan ako. Bumalik ako sa pagsisimba,
Kasi noon, mahigit isang taon na hindi ako sumisimba. Kasi dahil doon sa hiya, sa galak ng tao na hindi nila inaasahan na yun yung magagawa mo. Humingi ako ng tawad. At ngayon, okay na ako. Dahil nagpatawad tayo at pinatawad din tayo ng Panginoon. Masasabi mo ba na sa lahat ng pinagdaanan mo, may isang hindi nang iwan sa'yo? Oo, yun yung Panginoon. Kasi sa lahat ng problema sa buhay, walang bayan pag nananalangin ka, pero may sukli yun. Maniwala ka lang sa Diyos, trust in the process lang ng buhay natin. Pag nananalangin tayo, is dapat yung totoo. Yung totoo na hindi natin gagawin, hihingi tayo ng tawad. Ganun dapat. Kasi merong iba na nananalangin lang, pero hindi naman nila ginagawa. Kasi pinanalangin tayo, dapat may sinabi tayong pinangako natin sa Panginoon, sana gagawin din natin personal. Ken, ano yung mga natutunan mo sa lahat na nangyari sa buong buhay mo at this point of your life? Ang mga natutunan ko sa mga nangyari sa buhay ko, una is hindi natin unahan kung ano yung plano ng Panginoon sa atin. Pangalawa is, huwag tayong magmadali sa mga bagay naman dapat hindi madali. Pangatlo, pag marunong tayo magpatawad, sana, kung pinatawad tayo, sana marunong din tayo magpatawad. At yung pang-apat ay, hihintay tayo sa tamang tao at tamang panahon. Before ako pumunta sa gusto ko itanong sa'yo, gusto ko munang itanong sa'yo na ang tungkol sa follow-up lang ito sa sinabi mo. Hindi ba nakakapagod maghintay sa tamang panahon na sinasabi mo? Hindi nakakapagod. Kung prosigido ka talaga maghintay sa tao man yan o bagay na hinihintay mo talaga, pag mahal mo, hihintayin mo. Hindi ka kailangan mapagod kasi mahal mo yung isang tao. To at least conclude all these discussions, no? Una, kung nandito yung anak mo, nasa harapan mo, nakikinig, yung mga bagay na gusto mo sanang sabihin sa kanya dati, ano yung gusto mong isambit ng mga salita para sa kanya? Patawarin mo. At patatawarin kita. Patatawarin mo ako dahil hindi ko pa inaipadaba kung gaano kita kamahal. At patatawarin mo ako sa lahat ng bagay na hindi ko nagawa nung kapanahonan na nasa chat na pa lang ng mama. At patatawarin mo ako sa mga hindi dapat ginagawa ng mga magulang na yung mga dapat gawin. At patatawarin kita sa pag-iwan sa amin. Patatawarin kita sa mga kasi nagpapakita sa panaginip sa hinayakap ko siya. Pero pagising ko, parati na lang ako umiyak. Patatawarin kita dahil mahal kita. Thank you so much, no? Ang bigat nun, no? Kung nandito yung mga taong nanakit sa'yo, ano yung sasabihin mo sa kanila? Salamat. Maraming salamat. Kasi hindi ako ganito. Hindi ako magiging matatag kung hindi dahil sa kanila. At hindi dahil sa Panginoon ng mga pagsubok na binigay sa akin. How about yung mga taong hindi nang iwan sa'yo sa kasagsagan ng lahat na nangyari? Ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Salamat. Kasi andyan sila kahit
agabyado nun sa buhay. Yung buhay natin is parang agos ng tubig na minsan nasa taas, minsan nasa baba, minsan kalmado, minsan gulo. Kung si Kenneth na 18 years old dati, nasa harapan mo ngayon, ano yung gustong sabihin mo sa kanya at gusto mong gawin niya? Ang sasabi ko sa kanya is, congrats. Kasi nalagpasan mo lahat ng mga pagsubok na binigay ng Diyos para sa'yo. Ang masasabi ko sa kanya is, napaka lakas mo na tao. Yang ang tapang mo, humarap sa madla at ipakita kung ano yung nagawa mong kasalanan. Salamat kasi sa ganun na problema na dumating nung 18 pa lang si Kenneth, is yun yung nakaukit parati na ganun yung problema na dumating sa buhay mo. Sabi ko nga, ibabaon na natin sa limot kasi hindi tayo magiging masaya pag parating andyan yung nakaukit na sakit na bitbit pa natin. Kaya ipahilo na natin. Ipahinga na natin. Thank you so much, Ken. Maraming salamat sa lakas na yung pinakita ngayon. I know it's not easy to discuss this, maybe I would say, the darkest part of your life story. Mahirap. Kasi ano yung maganyan na sitwasyon na buhay is parang pwede huwag nang iulit kasi tapos na yun. Ayoko na sanang pag-uusap. Yun nga yung parang nakikita kong maganda sa ginagawa namin sa programang ito. Kasi hindi lang kasi ito tungkol sa storya mo eh. Pinag-uusapan natin yung storya ng isang tao dahil hindi lang dahil sa taong yun kundi lalong-lalo na sa mga taong nakikinig. Sa mga taong maaaring matuto sa bawat istorya na aming ibinabahagi. Kaya nga, kahit nahihirapan kami personally sa kasama ng aking team, ngunit napakasaya, ang saya na ng aming nadarama ay walang katumbas. Sapagkat, at least, nakapagbibigay kami ng mga istorya, kapupulutan ng aral. And thank you so much for being brave. Thank you so much for sharing your story to our program. Thank you for trusting us. Mga kaigsuunan, dinhi natapos ang atong paghinabi sa kinabuhi ni Kenneth. Kung aduna kita'y lesson nga makuha dito, mao ang dili nato makita ang kining ginatawag nga reconciliation kung dili nato mapasaylo ang mga tao sa atong palibot o labaw sa tanan ang ato ang kaugalingon. Always remember na huwag magmadali, laging maniwala sa proseso ng buhay at marunong dapat tayong magpatawad. Maraming salamat. Hangtod sa sunod semana, mao gihapon kini ang inyong igsoon sa kahanginan, Jhon Lloyd C. Manggay. God bless Diocese of Marbel.